Hello guys! For today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng intro. Hindi po ako ganun kagaling gumawa kasi first time ko lang naman po mag-vlog ngayon. This is my first vlog for this channel. And I hope may matutunan po kayo sa first vlog ko na ito. And ang ginagamit ko pong pang-edit is KineMaster. Ito po yung madalas na nakikita ko na ginagamit ng mga vlogger kasi maganda po talaga siya. And then, mag-start na po tayo. Pindutin po natin yung gitna. And then, piliin po natin yung 16:9 para po naka-landscape siya. And then, hanap po tayo ng background. Yan, marami pong background dito. Bahala na po kayong mamili kung ano yung gusto nyo. So, ang piliin natin ngayon is yung clouds na lang. Check lang natin. And then, pwede natin siyang pahabain or paiksiin. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo size. And then, check po natin yung audio. Lagyan natin ng music. Yan, madami pong music dito. Music. Yan. I-plus lang natin yung music. Pindutin lang po natin yung plus para mag-add po sa ginagawa natin. Tapos, check po ulit. And then, kung gusto natin lagyan ng pangalan o kung gusto natin photo o pangalan muna bago picture, pwede naman po. Pindutin po natin yung layer. And then, yung text. Then, type po tayo ng pangalan. Sa akin po, Marie. And then, okay. Okay. Pwede po siyang palakihin or paliitin. Then, baguhin natin yung font niya. Okay. Madaming font dito. Kayo na yung bahalang pumili. Then, yan. Ito na lang piliin natin. Okay. Check ulit. Then, lagyan natin siya ng kulay. Ito lang pong square yan. Marami pong kulay dyan. Mamimili na lang kayo. Red na lang sa atin. Check ulit. And then, lagyan natin siya ng animation. In animation. Yan. Marami din dito. Mamimili lang din kayo kung ano yung gusto nyo. Yan, letter by letter na lang. Okay, then check ulit. Then, overall animation. Lagyan din natin. Yan. Pili din ulit kayo. And floating na lang yung piliin natin. Then, check ulit. After noon, lagyan natin siya ng outline. Para mas maganda konti. Yan. Pwede nyo siyang palakihan yung outline niya or paliitan lang. Depende sa inyo. Then, check po ulit. Next naman, lagyan natin siya ng shadow. Depende din sa inyo kung gaano kakapal yung shadow na gusto nyo ilagay. Uncheck po ulit. And then, i-play natin. Try natin kung ano nang maging itsura. Yan. Then, lagyan natin siya ng effects. Punta ka tayo sa layer. Yan. And then, punta tayo sa overlay. Marami na po ako dito na download ng mga effects, pero marami pa po tayong makikita punta sa Get More. Then yan. Iba-iba po yan. May celebration, decorative, frames, icons, reaction. Basta po, madami pa po yan. Pili na lang kayo, tapos download nyo lang. Balik na tayo. Then, pili tayo ng animation. Yung heart na lang piliin natin. Yan. Then, check lang. Then, palakihan natin. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung ilalagay nyo effects. Ayan. Try natin. Ayan. Ayan. Masyadong malaki yung Maricel. Adjust natin konti. Palakihan natin yung heart. Then, play ulit natin. Ayan. Tapos, litan lang natin konti yung Maricel. Tapos, taas lang natin konti. Yan. Play ulit natin. Yan. Okay na. Okay. And then,
i-cut natin siya kung hanggang saan lang yung gusto natin na haba. Yan. Punta tayo sa gunting. Yan, then trim right. Okay, yan. Play ulit natin. Okay, okay na. Then, mag-add tayo ng picture. Punta ulit tayo sa layer and then media. And then, hanapin natin na yung picture na ilalagay natin sa gallery. Yan, yun na lang picture ko. Then, punta tayo sa cropping. Check lang yan. Then, hanap tayo ng shape na gusto natin. Yan, iba-iba yan. Circle na lang. And then, check ulit. Yan, check ulit. Okay. And then, punta tayo ulit sa cropping. Tapos, medyo labuan lang natin yung circle. And then, check ulit. Yan, tingnan natin ulit. Yan. And then, punta tayo sa layer. Sa layer, and then pindutin ulit natin yung overlay. And then, hanap ulit tayo dito ng effects. Yung heart na lang yung piliin natin, yung pinakauna. Then, check ulit natin. Yan, diba? Maganda na. Yan. Adjust lang natin kasi parang nakikita sa likod yung name natin. Ayan, adjust lang natin. Ayan. Ayan, adjust. Try natin play. Ayan, diba? Maganda na kasi nilagyan natin siya ng effects. Ayan. Maganda na. And then, after nun, cut lang ulit natin siya kung hanggang saan yung gusto lang natin. Yan. Punta ulit tayo sa gunting. And then, i-trim right ulit. And then, yung effects cut din natin. Gunting ulit, tapos trim right. Check lang natin. Try ulit natin. Yan. Ganda na, di ba? After nun, lagyan natin siya ng subscribe button. Punta ulit tayo sa layer. And then, media. Hanapin natin yung subscribe button na dinownload natin. Yan. Click ulit natin yung check. Then, i-adjust nyo na lang kung ganong kalaki yung gusto nyo yung subscribe button. Yan. And then, punta kayo sa chroma key. Tanggalin natin yung green niya. Adjust lang natin konti and check ulit and then adjust lang, i-cut lang natin kasi napaiksi yung sa pinakaunahan. I-cut natin yung yan, cut lang natin kasi dapat mas mahaba yung mas mahaba yung nasa na hindi ko lang napansin din try. Ayan. Then, tsaka natin adjust. Hindi kasi yun mag-adjust pag maiksi masyado yung nasanahan. Then, adjust ulit natin. Ayan. Okay, play na natin. Oh, diba? Ayan. Ganda na. Adjust ulit natin. Nakilaki natin yung konti. Then, play ulit natin. Yan. Yan na yung ating intro. Okay. Diba maganda? I-cut lang natin yung nasa pinakaunahan. Pantay lang natin dun sa subscribe button natin. Yan. Cut lang natin konti. Right. And then, play ulit natin. Yan. After nun, isi-save na po natin kasi tapos na. Punta lang tayo sa pinakataas yun. And then, export. Bali, ito yung ginagamit ko ngayon na intro sa vlog ko. Yan. Pag natapos yan, nakasave na yan sa phone niya. Okay.